Magandang hapon po sa isang buwan na po akong umiinom ng ionic, zinc and copper at selenium. May TB po ako, tinigil ko po ang pag-inom ko ng gamot sa TB at nag-ionic na lang ako. Kaso, bumalik yung parang may plema sa gilid ng lalamunan ko, madikit at mahirap matanggal kahit anong ihem ko. Tanong ko po lang po, paano po kaya matatanggal ang madikit na plema sa lalamunan ko? At okay lang po ba na tinigil ko na ang pag-inom ng gamot sa TB? Kahapon ko lang po ulit naramdaman yung parang madikit na plema sa lalamunan ko. 80 ionic, 60 selenium at 40 zinc copper at 14 glasses of water a day. Thank you po and God bless. Okay, ang sabi niyo po ay madikit na plema. Meron kayong feeling pa rin ganun. Ngayon, ang binibigay kong volume ng tubig na iinumin nyo araw-araw, ito po yung minimum based on your weight. So, kung kaya nyong uminom pa na mas marami, dahil nga it seems that 14 glasses ay hindi sapat sa inyo, lalo-lalo na sinabi mo po, madikit. Ang problema po kasi ay nagiging malapot kung kulang po sa tubig. Actually, ang tubig po ang pinakamagandang mucolytic, pampalusaw ng problema. Diba ang tubig, kahit saan nyo ilalagay, gagawin ng tubig is lulusawin ang kahit anong bagay na malapot. So, ito yung plema. Taking ionic mineral drops, selenium, zinc, copper alone, hindi naman yun ang solusyon natin. Kaya ang concept po natin is tubig at mineral. Diba? So, you have to combine the two. And then, meron tayong binabanggit din ng mga bagay-bagay na bawal. So, itong 1 month na kayo umiinom at nagtitake ng mga elementals including ionic mineral drops, hindi ko alam kung yung nakaraang Pasko at yung New Year, sinunod nyo yung mga bagay-bagay na sinabi kong bawal. Kasi it is during this season na marami yung mga pagkain na matatamis, di ba? Like sa desserts, meron tayong leche flan, di ba? Meron tayong cake, mga tinatinapay, ito yung mga bagay-bagay naman na sabi ko sa inyo ay bawal. Hoping na sinunod po yan. Kasi kung hindi, tinake nyo pong mga elementals at saka yung ionic mineral drops, maaaring ginamit lang na katawan nyo to counteract yung sugar nun. Remember that switch eliminate minerals. So kung yun ay mangyari, malamang hindi po naging effective yung ininom po ninyo. So, please try to correct it as much possible. And then, ang isang buwan po na pag-inom ng ating ionic tin ay hindi po sapat. Lalo-lalo na ang sakit po sa baga na ganyan ay matagal po na, ano, na ninyong nakuha yan. So, please do not expect na in 1 month's time, gagaling po kayo. Even sa gamot, diba? Ang sinasabi nila, the shortest period of time na inumin nyo po dyan is 6 months. Hindi po tayo magic. Lagi ko naman sinasabi sa patients namin na hindi po kami magic. Okay? So do not expect na pag inom nyo ngayon, bukas makalawa ay magaling na po kayo. Antay nyo lang na ma-hydrate ang inyong katawan. Kasi dun sa nangyayari sa inyong problem, lalo na kung meron po kayong edad, ang gagawin ng concept namin is to hydrate yung katawan nyo muna. And the only time na lulusaw yung plema nyo is when properly hydrated yung inyong katawan. So, testisin nyo muna. And marami na akong pasyente na gumaling po dyan using the concept. Huwag kayong magmadali.